Samantala, tatlong miyembro naman ng rebeldeng grupong sumuko sa Armed Forces of the Philippines sa Surigao del Sur. Report mula sa ating ABC Surigao del Sur correspondent, Isay Daylisan. Dalawang miyembro ng milisya ng bayan at isang regular na miyembro ng Weekend Guerrilla Front 14 ng Northeastern Mindanao Regional Committee ang kusang loob na sumuko sa 75th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Bislig City, Surigao del Sur sa ilalim ng bagong battalion commander na si Lieutenant Colonel Warren C. Munda. Kinilala ang mga sumuko na sina alias Bernabe, alias Loy at alias Jun. Pawang mga miyembro ng Weekend Guerrilla Front 14 ng Northeastern Mindanao Regional Committee. Kasamang isunuko ng mga dating rebelde ang mga sumusunod na armas. Isang M2 carbine na may kasamang magasin ng puno ng 10 bala, 2 galon ng improvised explosive device, 150 metro ng flat cord, 3 perasong blasting cap na may 5 metrong detonating cord, 1 improvised shotgun rifle, 1 improvised shotgun pistol, 6 na magasin ng AK-47, 1 7.62mm ng M14 rifle na may kasamang magasin na puno ng bala at 2 piraso ng subversive na libro patungkol sa kanilang grupo. Ang mga sumuko ay makakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Mula sa Bislig City, Surigao del Sur, para sa Eagle News, Isay Daylisan, IM1 with 25.